Tosic Brandon, isa sa pinakamabenta at pinakakilala sa hanay ng Tosic. So marami po nang nilabas na model, 2.0, 3.0, 4, 5, may ultimate pa to and kung ano-ano pa. Ngayon, pumalo to nung pandemic ng around 13 to 14,000 pesos binibenta to. Kasi nga, naging mabenta siya, pandemic, alam nyo na, nauso yung bisikleta noon, lalo umangat yung bike community noon. Ngayong 2023, magkano na nga ba si Tosic Brandon at ano na yung update sa mga presyo niya? Nag-upgrade to, yung presyo niya bumaba na rin, alamin natin yan. Like, comment, subscribe. Let's go! Sa video na ito, manalaman natin kung sulit pa pong bilhin si Tosic Brandon 2023. At ano na nga ba yung mga update sa kanya? Alamin natin yan. Simula tayo sa kanyang frame. Yung frame nito ay siyempre alloy pa rin and yung kanyang frame geometry, ganun na ganun pa rin. Dito sumikat si Tosic Brandon. Yung paganyan niya na style sa kanyang top tube, nandito pa rin yung kanyang Brandon. Smooth weld na siya ngayon. Kung doon nagkakamali, yung Tosic Brandon 2020 ay hindi siya smooth welding. So, babagitin ko na rin dito habang binablog natin siya or binabarcheck natin yung mga nabago sa kanya para hindi naman tayo magsayang ng oras. No? Dito naman, eto dati, kung doon nagkakamali, wala tong reinforced gasket na to. Isang diretso lang to. Ngayon, meron na siya dyan. Pampatibay to na kanyang seat tube. Ayan, para kasi pag misa na nasasagad natin to, nababali ito, nagkakaroon ng lamat dito yan. So, good thing, meron na siyang ganito. Yung A-tube nito, yung 2023 version, ay tapered na. Yung 2020 version, doon nagkakamali, ay non-tapered yun. Ayan. So, dito naman, sa kanyang C-tube, ito dati, ay 27.2. Ngayon, mas tumaba na siya 30.9 na yung size nito. Ayan, yung kanyang seat post ay 30.9. Ayan, and alloy na rin yan. Yung size ng binabar check natin ay 15 inch. So, size 15. Ganun pa rin naman yung sizes ng Tosic Brandon. Yung lagay natin ng ulo, meron pa rin dito. Dito, di ko natatandaan kung meron siya dito nung old version niya. Pero isa lang yung lagay niya ng ulam dito. O ng kanyang battle cage. Cable routing, sa ilalim pa rin. Dumaan yung kanyang brake caliper sa likod. Yung cable ng FD ay wala dahil naka 1x to. Hinanap ko rin. Naka 1x nga pala to. And yung kanyang RD, nasa kanyang right side. Dadaan sa ilalim. Ayan, so naka 1x siya. Ganun pa rin naman. Sa taas, nandito yung warning. Nabawal ang tanga. Mag-helmet ka kahit tulog ka. Pagpagising mo, ride out ka na lang. Yung kanyang decals, feeling ko na bago din tong decals dito. May mga dinagdag na aning-aning na ganito. Ayan. Ang available na kulay, ito. Hindi ko lang sure kung mayroon pa itong mga ibang kulay na available dito. Ayan, may blue dito. Nagtutone color siya and red. Yung Tosic, nandito pa rin. Kumikin tab. Ito naman kanyang chainring dito. Bakal to? 34-inch siya. And ito is 170mm Tosic na rin. Alloy ito. Yung BB nito ay silver na rin. Yung FD, huwag nyo hanapin sa akin dahil hindi ko kunuha. Naka 1x lang talaga to. Pero kung may balak yung maglagay ng FD, ay 1x specific lang siya. Wala siyang stopper doon sa ilalim. Wala siyang pang top pull. Wala rin dito. Wala rin siyang pang side swing. So, yung frame ni Tosic Brandon 1.0 o yung 2023 version ay naka 1x pa rin naman or 1x specific siya. Yung chain, stock pa rin yan. Ayan yung chain. Ay stock chain ng mga Brandon. Nandito yung 29er. Nandito yung hubad na katotohanan. Ayan yung kable niya. Mayroon pa rin dito. Kinakalawang to. So, lagay nyo na lang dito na lang. Nang pantakip. Ayan, ng chain guard ba ang tawag doon? Iba sa'yo na yun. Yung kanyang RD, Senza MX-9, 9-speed. So, yung dating Brandon ay 8-speed ngayon ay plus 1 siya.
So, nag-improve siya doon sa speed niya. Dating 8 speed, ngayon ay 9 speed na siya. So, plus 1. Si Tosic Brandon, 2023. Sprocket naman ito, syempre, nag-plus 1 din. 11, 40-tick yung nakalagay sa kanya dito, kaset na rin to. And yung dating Brandon ay 11, 36-tick lang siya. Hanggang dito lang yun. So, plus 1 siya kayong taon na 2023. 11, 40-tick na siya dito. Spokes niya, ganun pa rin, 32. And yung kanyang rims is alloy na rin niya, double wall. Ang nadagdag lang dito, meron siya dito, ang reflector. Na makikita kayo, mga pinag-uutangan niyo sa gabi. Kitang-kita kayo niya pag nailawang kayo. Ayan. Yung gulong naman, ngayon ay naka-chowyang na siya dito. 29 by 2.10. Yung dating version nito ay hindi siya naka-chowyang. Anong gamit yung gulong na dati? Ayun, naka-compass. Yung dating gulong ay naka-compass. Yung 2020 version ngayon ay naka-chowyang. Yung compass, ang gulong na di liligaw. Ngayon, naka-chowyang siya. Itong chowyang, maganda na rin naman niya. Yan yung gamit ko sa Beta Half Moon ko. 15 katapusan, tsaka sa isang MTB ko. Solid pa rin, hindi ako nagpapalit. Chowyang pa rin yan. Chowyang na malakas. Dito naman yung knobs. Yung knobs naman niya, maliliit lang din dito. So, okay-okay ito sa mga patag-patag. Palag-palag din ito sa medyo, may konting lubak. Yan yung 29.2.0. Ayan, sa likod. 160mm rotors, 6 volts pa rin, and quick release pa rin siya dito. Yung hubs niya, nakalimutan natin, yung 2020 version ay Solon. Ngayon, wala siyang brand Alien. Ayan. Pero same din naman. Alloy na yan, hindi nga lang yan nasil bearing. Ayan. Sa likod, ito yung kanyang mounting ng kanyang brake. Nasi Mars yung ginamit siya dyan, post mount niya. Dito naman, ito na bagay ko ito kanina. Dating 27.2 and bakal pa yung seat post niya, 2020 version, ngayong 2023 ay alloy na and 30.9, so mas tumaba siya. Ay mamahihig sa matawa dyan. Ayan, ito 30.9 na, kitang-kita nyo naman yan para may evidence sa tayo. 30.9 yan, ayan, kitang-kita nyo dyan, 30.9 na yung nakalagay sa kanya, alloy 60-61, na dating 27.2. Siyempre ito, stocks lang to, yung kanyang pedals, mabigat yan siyempre. And naka-single bolt lang yung kanyang seat post. Yung kanyang saddle naman ay maganda na rin, malambot-lambot na rin, tosik na rin yung ginamit. Sa fork naman, fork, ganun pa rin naman, 80mm travel, mayroon siyang sag dito, bakal to. Coil type, ganun pa rin. Wala siya na bago dyan, may manual lockout dito. And nandito, yung kanyang preload sa kabila. Yung gulong sa unahan, same lang din. Chowyang, 29 by 2.10, double wall alloy rim. Meron siyang reflector dito. Yung up sa unahan, syempre, alloy pa rin naman yan, same lang doon sa likod. Rotors, 160mm, harap likod. Stem naman ay 80mm, Tosic na rin yung ginamit, clamping 31.8, and yung kanyang handlebar dito, around 690mm, alloy na to. Ayan, and yung kanyang handle grips, wala siyang lock-on dito, sa kabila, wala din. Yung kanyang shifter naman ay Sensa MX9. Ayan, and yung kanyang brake naman ay Sib Simmers. Ito yung latest version kung nagkakamali, ngayon 2023 ng Simmers. Ayan, so naka-one by siya. So overall, madaming in-improve si Tosic Brandon. So i-summarize ulit natin ulit, yung dating tapered, dating non-tapered, tapered na ngayon. Ito, wala din to. Yung kanyang reverse gusset dito, and dating 27.2, ngayon at 30.9 na yung kanyang seat tube, yung kanyang seat post, and yung speed niya na plus 1. Dating 1 by 8 speed, ngayon ay 1 by 9 speed na rin. Yung gulong naman, dating compass, ngayon ay naka-chowyang na rin, maganda na rin klase yan. And yung kanyang hubs, dating Solon, ngayon Alien na, wala na siyang brand, pero same pa rin naman, alloy and non-silver pa rin yan. Siyempre, 11, 40-tick. Yung dati, 11, 36-tick. So, 8-speed versus 9-speed. So, ngayong 2023, magkano na nga ba si Tosic Brandon? Dito.
kay Budget Vice Cavite, ang presyo niya ay tumataginting na 10,000 pesos kapag no freebies, 10,500 kapag meron siyang anim na essential, chain guard, arm sleeve, helmet, and kung ang trip nyo lang, helmet lang, 10,500 na rin kung ikakard nyo dito. Yan yung presyo niya, naka 1x9 speed, 29er, and yung 27.5, minus 200 lang naman yan, so around 9,800 pesos. Yung kanyang 27.5, itong nabudget natin, ay 29er. Yung timbang nito, tinimbang natin kanina to, ay 14 kilogram yung lumabas na timbang nito. Yun naman yung usual na timbang ng mga ganito. Tag MTB kasi is around 14 to 15 kilogram. Yun na yung maraming alloy. And kung mabakal-bakal, around 15 to 16 kilogram. Since madami na siyang alloy na part, ay okay na okay na yan. So para sa akin, goods na to. Si Tosic Brandon, sa halagang 10,000 pesos yung 29er. 9,800 pesos yung kanyang 27.5. So, inuulit ko, dito sa Budget Vice Cavite, yung address na nasa screen nyo ngayon. Meron isa lang home credit. Sa home credit, nagkautang nga, nagkabisikleta ka naman. And meron isa lang GCash payment, Visa, Mastercard. Shopee, currently, wala sila ngayon dahil may naayos sila sa kanilang Shopee. Visit lang kayo dito. Yung address nila ay nasa screen nyo ngayon, ay nasa video description. Kung kayo ay nanonood sa aking YouTube channel, sa Facebook naman, ay nasa screen nyo lang ngayon yung kanilang mga details. So, ayan. Okay. So, kung tatanungin nyo ako, kung okay ba bumili ng Tosic Brandon ngayong 2023, para sa akin, okay na compared doon sa 2020 version. So, napakadaming bakal. Ngayon, napakadami na in-improve. Kung tinapos nyo itong video, malamang sa malamang nabanggit ko lahat ng mga na-upgrade dito. 10,000 pesos for 29er, 9,800 pesos for 27.5. Napakadami ng alloy. So para sa akin, kung gusto nyong magsimula magbisikleta, ayaw nyo muna mag-upgrade, dito na kayo kay Tosic Brandon 2023. Pero kung gusto nyo ng mga sulit na bisikleta, ay napakadami sa market. So siguro saan gagawa ko ng vlog tungkol doon kung ano nga ba yung pinakasulit. Pero pangalawang buwan pa lang ng taon, February pa lang, 2023. So abangan nyo yung mga susunod na content natin. Like and subscribe. So be it, I love you. Diyan.